So, we're going to start another new series. Ito siya is considered as one of the most na malisdan ng mga bata. I don't know anong malisdan sila. Pero, malisdan to be the one, eh, guys. I understand you. So, meaning, I'll try to kuan. I'll try to nahimay-himayon yun siya pag-ayo para mas masabtan. Para delete a formula-based, understanding-based ta. So, let's start sa cash and cash equivalent. So, ang atuang i-discuss is all about accounting and auditing of cash and cash equivalents. Kay sa auditing, as an auditor, mao na maghihapon mong kinahanglan knowledge sa PAS and PFRS in order to collect whatever it is na marong and in order to know sa kung unsay tama sa pag-record ng cash and cash equivalents. Okay? So, we have an example here, pero unya nasad na siya. This is a petty cash problem. So, let's start muna with the theories of the cash and cash equivalents. Now, the cash and cash equivalents is composed of these three, cash and cash equivalents. So, the major composition of this one are the first one is what do we call as the petty cash. The second one is the cash in bank. And the third is the cash equivalents. In order to understand the cash and cash equivalents, kinahanglan ninyo mo ning tulo. So, para di ka magkawala-wala sa mga theories na yung ma-learn ka doon, una ito siyang i-apply. But in your mind, dapat na kay mga folders that imong i-open para sa ilahang tulo para di ka magkawala-wala. So, first, na kinahanglan ninyo mahibalan, nganong inaniman ang composition sa cash and cash equivalents sa mga companies? E kini siya is gina-practice not only sa mga countries that is following the PAS and PFRS but also other countries. Mao na gyud na yung composition sa cash and cash equivalents. So ano ba ni na inaniman? It's because of the imprest system. So we have what to call as imprest system. So sa imprest system, receipts of the company are deposited intact sa bank. Kana. So, kung sa'yo pasabot din yung receipts of the company are deposited intact sa bank. So, whatever it is na ma-receive ni company from other parties. So, si company, yun na siya ma-receive from other parties and mostly that's from customers, kana ng mga collections, dili na paksian. Dili ginadiha kuhaan o expenses under imprest system. Everything na madawat ng company from other parties, and mostly sa customers ganin na sagikan, should be deposited intact sa bank. So, muna yung ginaingon sa imprest system. While disbursements, shall be made through checks. So, pag tayo gastuson, wala po'y kwarta. Nagkikan sa receipts, na mo'y igastos. Checkingan ginapan. Sumunang sa imprest system. Anong inanaman na? In order to strengthen the internal control, kaya pag masagda na to na naimubayad, tapos paksian na to kay Max na, kay nalipay ta, kay nainagbayad na customer, na dili na nato matrace usahay, kung gikawat na ba na, or gigamit ba na sa legit expenses, sometimes maglisod na ta o trace kung pilag yun ang sales ng company, kay ipagpaksian man ang mga expenses. Okay? So dapat yun the collections, or anything or cash receipts from other parties should be deposited intact sa bank. And ang expenses para sa madocument saksakto, it shall be made by checks. Kaya pag
Pag-check na siya, na-i-record si bangko anang mga chikiha kaysa sa i-gastos na siya kaagad. Cash kaagad ang ibayad sa mga expenses. So, maunang rason, nganong naaning kasimba? Dili pwede na inyo ang cash, ibutang na mo sa vault, unya pa na expenses, dito ni mo kuhaon. Kaya di ni mo mahibalan, pinakay cash receipt sa itong last day, niya wala nakakabalog, ikuha-kuhaan din ng 1,000 or 500 na naman sa inyong empleyado. So, to maximize internal control, the first system should be used. Now, if ever you have someone na kaila, na wala nagamit ang depressed system, malamang ang ilang internal control sa cash is very weak and maaaring na yung mga issues concerned sa theft, if ever. So, that's a depressed system. So, you already know anong na yung cash in bank. Kaya di naman i-deposit. Tapos ka ng cash in bank na normally checking account na siya, naman ko yung kuan, klase-klase na mga account. Like for example, savings account. Savings account na normally it's accessed ng passbook-passbook or mag-ATM. Lahi-lahi ang mga accounts. So, ang pinakasikat sa mga companies, kami ng gagko na, are the checking accounts. Kanang mag-himo o checking ka. Walang sukuho ni mga bangko, bayari sa ning 1 million sa tao na nagunit ining ang checking. Wala yung checking account. Now, sir, ano naman yung duha? Kanang petty cash. Okay, dinisa ka sa petty cash. Kini petty cash, I consider this one as an exception to the impressed system. Kaya sa impressed system agad, disbursement shall be made through checks. Sometimes, there are a lot of small expenses na medyo laim siya na imuha siyang isuhan ng checking. Like for example, magplete sa bus or magplete sa tricycle, ang tricycle driver, matinga lang pag mag-issue ka ng checking. Kinahinay, mula kauni mo na empleyado may magpalit o snack. Isubo ni mo. We are going to follow a press system. So, nagdala-dalag cheque ang imong isubo. Tapos, so magplete, magbayad ang cheque. So, masyak ang tricycle driver. O niya, magpalit po doong pan sa isang kabikiri, magbayad po doong cheque. At we, lain kaayo. That is why, establishing petty cash fund. Petty cash fund is established for minute or small expenses na these expenses, it's illogical that you're going to issue kuan checks para masatisfy lang na ng mga expenses. So, mo ang petty cash fund. Although, this petty cash fund is coming from cash in bank gihapon, gipaksi lang. Okay? So, that's the logic anong na yung petty cash fund. It's for minute expenses. Now, let's go to cash equivalents. Anong abot sa ning cash equivalents? As you all know, if you have a lot of cash, pag imuha na siyang i-maintain sa bangko, gamay kayo nagtubo. Sometimes, wala ganitubo. Kaya normally, ang checking accounts, wala na siya itubo. Savings na, ha? Type deposit na, pero mga gamay rin na siya. So, if a company has a lot of cash, for example, dapat yan ang i-invest. Now, the investment can be long term, short term, and very short term. Kinisa, nani sa kategori ng investments na very short term. So, if the company is big na, normally their investments will be long term. Pero kung gamay pa ang company, daghan dapat na siya o cash. Kay conservatism, conservative dapat na sila ng mga gamay na company or pag-upa na established na company. So, para makita gihapon gamay, bahala pag gamay ka na company, makita gihapon gamay mong cash, hindi mo siyang invest. Pero very short term, very liquid na investments ang painan. So this is what we call as cash equivalents. Okay? So, una guys, natulo na sila. Eh dapat kasi bankraman na. Pero para makita gamay, na ay mabutak sa cash equivalents. Tapos, pag mga gamay na expenses, na ay pambayad ang petty cash. So, isa-isa mo rin natin sila discuss. And I will start the same with the video na ko sa English, pero ayaw na lang sa tutanawa, you consider this one as your first episode. So, let's start with the cash equivalents because mas easy rin siya i-determine. So, this is an investment. Acquired
3 months before maturity. So, mao gyud ni ang magic words, acquired 3 months before maturity. So, pag nag-invest ka, guys, ipautang niyo sa mong silingan, niya magbayad na siya within 3 months, kana siya is considered as a cash equivalent. Kano man, na-appeal gihapon siya sa cash and cash equivalent kay magulat na magutag 3 months, ma-convert na siya sa pagbalik o cash. So, cash equivalent siya. So, lahi si cash equivalent sa short-term investments. Kaya short-term investments, nag-invest ka doon, you are going to convert that into cash or mabawing na siya ni mo plus more kung ipautang ni mo siya na nanay plus na interest within 1 year. So, lahi siya. Tapos, ang long-term investment, of course, more than 1 year. Okay? Tapos, lahi po si cash equivalent sa kini. Dili ni cash equivalent tingin na niya. Dili. Dili cash equivalent ni. Kitahay, karon is 11. 20x1. Kana, hulat na tanan na sa Shopee o sa Lazada. So, 11. Tapos nag-acquire kang investment January 1, 20x1. Tapos, ang year-ending niya 12/31, 20x1. As you can see, kung karon eh, now eh, 3 months na lang or below 3 months na lang ganyan, imo nang mabawi diri ang cash. Pero dili ka nag-invest. Dili ang payback. Diba? Sir, unsa naman ni ron? Kung 11-11 ka mag-recognize ani, unsa man ni siya? As of 11-11-20x1, guys, this is not considered as a cash equivalent. Although, 3 months na lang mo mature na. Why? Because you did not acquire this on 11-11-20x1. You acquired it on 1/1/20x1. And 1/1/20x1 to 12/31/20x1 is not 3 months. So in order to be considered as a cash equivalent, it should be acquired 3 months before maturity. Okay? So there are a lot of examples of kanang mga investments, mga short-term investments like treasury bills. O treasury bills, nagkuha ka na. Nag-invest ka sa government. So, naghatag ka kwanta. Kunya, mas muda ko sa gamay. Treasury bills ang ilang tawag ng investment mo with the government na maghatag sa imong treasury bill na papel. Tapos, ipakita na sa dunin mo na papel, pag magkuha ng kwarta, kita ay na kay 500,000 ron. Ako nang invest sa treasury bill. 3 months na treasury bill. So, hatag ng 500,000, tagaan ka ng treasury bill. Pero dili na 500,000, it's slightly higher. Para makita, put ka. So, after 3 months, muadto ka sa bank. Imong ipakita ang treasury bill, bayaran kanila, siguro mga 510,000. Example lang. So, nakikita ang 10,000. Kana siya is cash equivalent. Kaya ano man, those are investments acquired 3 months before maturity. Pero kung magkuha kang investment na treasury bill na 6 months, kana dili na na. Abil na na sa short-term investment. Kay 1 year man. Kay 1 year, 6 months man, it's beyond 3 months man. So treasury bill ang ilang tawag sa mga short-term, like within 1 year ang maturity period. Pag mga treasury bonds na gani o treasury notes, kana na siya mga long-term investments na nag-invest ka sa government. Okay? So, mo nang cash equivalent. So, pag mag-account ka, it's very easy. You take a look at the investments of the company. Which of those investments are acquired 3 months before maturity, then that will become part of the cash equivalents. And those that are not, then you can classify them as short-term or long-term na investment. Okay? So, mo na siya. So, the moment na ang isang investment walay maturity term, dito na, long-term investment, ang iyang classification if the problem is silent. Example, if your company nak-invest sa shares, napalit ang shares ba? O wala siya, wala na yung maturity period. Ito, nag-invest kag 1 million,
shares ni San Miguel Corporation ayaw pag-expect na after a period of time iuli na sa imo. That's the consequence of being an owner of the business, because if you buy shares from certain corporation, you're already considered as a shareholder or the owner or one of the owners of the business. As one of the owners of the business, wala na yung maturity period na yung gi-invest. So, being an owner of a business is ang pinaka-risky sa mga investors. But, the higher the risk, the higher the return man daw. So, gagan niya po yung mag-business. So, that's it for cash equivalence. Pwedeng simpula. So, dapat mapuno na niya ang full journey mo sa cash equivalence. But before we end the cash equivalence, kuhan sa ta, if you are an auditor of a certain company, syempre, i-check ni mo kung sakto ilang cash and cash equivalence. So, sa cash equivalence, ang imulang himuon na gihapon is, kung sa may mga investment ni company, imo na gihapon sa hanapon kung asa dere ang acquired 3 months before maturity. Pag nakita ni mo, mauto'y tama na cash equivalence. Tapos, i-compare ni mo silang records kung correct ba or dili. Kaya kung dili, ibutang na ni mo dito na mali nilang cash equivalence na ay kulang ani or na ay sobra ani. Okay? So, mo na cash equivalence. Now, let's go to the second one. Wala na tayo ilang-ilang ayan. We have the petty cash. So, okay naman tayo rin. Let's go to petty cash. So, kining petty cash, kitahay, kitahay lang. Kung sa may process in yung petty cash, kitahay na mo yung company. O, na mo yung company. Tapos, ang yung company, yung una, eh, daghan man dahitag mga gastos na mga ginagmay lang, magpalitag isa kakilo na isda, magpalitag isa kada hapon, or anything. So, need sa operations na naatay fund para sa mga gagmay, kailangan mag-checky-checky pa taon niya. Pag-approve ra ba ng checky, dili-dali-dali, daghan pag mga processes and steps that needs to be done in order for the check to be signed sa isang company. Mabalit og snap, pwede pang dugayan. So, ana, ugma na mo mag-snap. So, mag-establish yung petty cash fund ang company. Now, one key factor here is that naay petty cash custodian na magbantayan ng petty cash fund. So, kung kinsa man galing ang ma-assign as petty cash custodian, kung naihatag sa iya na 10,000, iyan ang pananagutan or responsibility ng 10,000. So, as a petty cash custodian, kung mapaksian man galing na na fund, dapat na siya i-ebidensya na tarong asa na paingon ng 10,000. Okay? So, kitahay, na may company. Unya, si Mr. X, isa sa inyo, kitahay, si Mr. X, kamo ang petty cash custodian, kitahay na lang sa, ay, ang company na lang mo. Basta, kamo ang company na lang. Tapos, naghimo mo company. Kapha. Kapha company. Yan ang establish ang petty cash fund. Ang inyong company. Siyempre na mo yung entry yan na. Kapha na na. Okay, nag-establish man ng petty cash. Inani yun ang entry sa pag-establish ng petty cash. Petty cash, 50,000. Oh, mamahalin ang inyong kuan, petty cash. Credit, cash in bank. Because I already told you kaina na kining petty cash fund, pinaksira niya sa cash in bank. Now, pagdamay entry ani, imagine ninyo na si Mr. X, the petty cash custodian. Ihatag na niyang company kang petty cash custodian. Mr. X, ikaw na'y bahalaan eh. Gamito na nato sa mga gagmayran ng mga butang. Okay? Anong 50,000. O di ay vault. Ibutang po ni Mr. X dito ang 50,000 as the petty cash custodian. Now, di ba si Mr. X kay isa man sa inyo? So, inanin, hitabo. Ay, bisita ni Abot. Ako ang bisita. Tapos, syempre, mga estudyante ko tamo, balag diri ala sa with you.
Nakailan mo sa kita kung kita ninyo akong face. Imposible man, hindi mo makailan sa ako. Kanako na ko dali. Kanako na ko dali sa video sa ako. Uy, nasa searching. Ano pa is nakon. So, magkuha kayo sa Pentecost fan. Diba? So, pila may... So, may pass na sa ako, bes? May 5 mil ang buha, kaya parang yung sa inyo. Oh, may 5 mil, magkailan. Bantay lang. May 5 mil. Half dahil lang. Okay, para kuhan ba? So, kita ini gastos o 5,000. 5,000. Ay, ba dahil kaya naman i-commerce na? Sa ako ba? Kamumanggo ng corporation. So, 5,000. So, magbutang mo niya o expense. Kung sa magaling nasa inyo chart of accounts, 5,000. Credit, petty cash o 5,000. So, akong ikawang kintayaan eh is milk tea, pizza. Milk tea. Pizza. O others. Dagan pa kong ibang kaon. Oo. Oo. Naman niya. Ang akong favorite. Ice cream. Kanang Coke. Diba? Ice cream. Tanan, ganun ako mga pagkaon na may Coke. Tanan, manggod makuha sa Coke. Tanan, problema, mawala. Ano ba ganun? Mawala. So, mana? So, 5,000? Pero ako na mahulot, ha? A milk tea, katungal ako na hulot. Yan. A milk tea na akong ipalit. Inyong ipalit, is tag 500 doon. Manayari, 250 ipalit. Ang pizza, wag ko na akong nahulot. Mga 2 slices lang ang nabili. Ang nabili. Ang nabili. Worth, kuhan siguro, 300. Anya, ang kuha ko na hulot. Worth 100 na lang. So, na yung mga nabili. Sige lang, it will play a very important factor sa ating discussion later. Now, did you know that the petty cash fund, imo nang i-replenish para magpabilin sa 50,000 per maintain. Okay? Or na-i-policy sa company na pag maabot na siya 30,000, i-replenish na siya. Iginahanglan mo balik sa pagka 50,000. So, kung saan pag-replenish? Okay niya is usage, ha? Usage of petty cash. Ano usage akong ibutang? May pwede magod, daily expenses ang rason, gano'n nawala ng petty cash. Basin ba ipalit mo other things? Like asset. Asset good? Palit mo asset. Di debit asset, yun na siya. Tama ba? Palit mo supplies o supplies using asset method ang inyong ginagamit. So, it will be recognized as supplies. Dili expense ka agad. Gawas kung expense method ang inyong ginagamit as accounting for supplies. Kinaaman na siya sa deferral na. So, if you did not watch pa sa deferral, huwag mo kagets, sinin ako mga consulting, balik sa mo dito as sa mga adjustments sa episode 5 ng katong ABM and BSA 1. Okay. Importante sa na dili aron. Later, importante itong basic accounting ninyo na learning. Oh, sige. Replenishment. So, sa replenishment, mag-debit o petty cash, magkuha na 5,000 credit, cash in bank again, para mabalik sa pagka 50,000. Tapos, naingon din kitahay ang management ninyo, uy, mabalik na sila sa surplus. Eh, kagapoy, man siya replenish. Ato na lang yung takuan dahan na ito ang petty cash, kaya mukhaon na po ito din eh. Nanabitayin yung pakaon una. So, iyong ki-increase ang petty cash. So, pag mag-increase ang petty cash, of course, the same entry, increase kita yung 10,000, kaya mag 60,000 na mo. So, petty cash. Pila man? 10,000 and then cash in bank. So, muna yung entering. Pwede cash in bank. Karon, December 15 na. So, meaning, sa nirean na example, guys, di mag yun realistic. Kibali, ako lagi yung makakuha sa inyong pwede cash as company. Di yun realistic.
para na ipakita dapat dapat po mga rason nganong magka mugamay yung petty cash niya, mag-replenish mo petty cash. But para simple lang ang discussion, ako lang ang iabot sa inyong company. Karon, ana, 10,000. Siyempre, pagka 12.15 o 12.25, kung inana mo ko gana mag-treat sa ako, mabalik ko dati. Mga rulik ko dati sa gawas, di ba? Parang mabayad mo pang karon eh. Ubayad mo para pang karuling, anak. Anya, pakaunan pagin ko ninyo, anak. So, yan ha, ko. 12.25. So, pagka 12.25 niya, hanapot ko. Ang ikaw ang kay Lechon. Lechon manok na, di ko ganaan ng lechon baboy. Lechon manok. Upat. Upat ang lechon. Ano pa kaya? Uy, legit na ba? Tulog ka cake? O isa ka case ng Coke. Sprite, you heard it right? Coke ang awang ganaan, guys. Kanon, may gastos na po guys. Debit. Ay, debit. Expenses. Ana. Debit expenses. And then credit cash in, ang cash in bank. Petty cash. Petty cash. So, nigastos na mo nun, guys, o 15,000. Napada yung karuling. Ayaw na lang ng karuling. Kayo ay resibo ng karuling. Dili, pwede. So, karon, mauna na nahitabo. And as you can see, from 50, na minusan ng 5, pero nireplenish na po, 50, plus na 60, karon minus 15. Diba? Minus 15. So meaning the petty cash is 45,000 as per records. Tama ba? Wala na humanti ha, guys. Ang problema ni petty cash custodian. Kaya nga naman, normally, pag December 31, kung maura na tanan ng mga transactions, on December 31, it's either si auditor or ang head ni petty cash custodian. Kasi petty cash custodian under man na sa finance department. Diba? So, mga ingat yaman. So, pwede ang iyang head is considered as treasurer, pero pangit man sa gamitong good. Ang sikat na ron na term as head sa finance is head sa finance or vice president for finance, something inana. So, one of the persons na hire kang petty cash custodian or the external auditor, muna sa company, o dito na si petty cash custodian, si Mr. X ba? Ingna na ni auditor or ni head. Mag-establish si head ng accountability o ang responsibilidad ni petty cash custodian. How to compute the accountability? Ina na yung pag-compute sa accountability, guys. Pila man ang gihatag ni mo una ka petty cash custodian? 50,000, tama? Initial fund. O yan ang accountability. Next, nag-replenish ba siya? Oh, nag-replenish siya. Pang-add na tanan all throughout the year. So, ang iyang replenish is 5,000. Next, nag-increase pa. Uy, nag-increase. Nag-increase of 10. So, ang accountability o ang explanation ni petty cash custodian is 65,000. Nag-gets ba? Uy, nag-gets? Karon kay i-explain man na niya na ay what do we call as ang akuan is as accounted. Mura ni siya in layman's term explanations and evidence. Ningin sa man, ni pwede kas kustudya. Kamingon man na si auditor or si head. Oy, nagkukuha mo na yung kadiri sa ato ang cashing bank ng 65,000 tanan. Initial gihatag sa mga 50, nag-replenish kang 5, nag-increase kang 10, 65. Hamaling 65,000. So una na mahitabo guys, mag-petty cash count. At doon ang vault ni Mr. X, tanawon ang cash. Niya mag-count. Mag-count mo together. Yan na yung petty cash count sheet. So unsay petty cash count sheet. Ang petty cash count sheet, mo na ginani ba? Papel.
tapos name, date, something na na, tapos kinsa yung account, yung signature, yan na dili mga denominations, tapos pieces, tapos total. Like, pumuha doon sa vault, guys, surprise dapat niya siyang pagka-counting niya, mukalit na kagtunga as an auditor, kung auditor ka, or head ka, dapat surprise gift. Kaya base yung pagkikuha-kuhaan ni Peticas Custodian, kaya yung ipliti, yung ipamalingki niya, nagsalik na siya, ako na nang ulian later, masakpan ni mo kung wak pa siya kauli. So, dapat surprise niya siya. Kanya ako gani, pag mag-audit ko itong last, kaduha ko ng Peticas ko. Akong tripan ba? Abi, ay, hindi rin matripan. Dakpon. Tripan na ka na may kuhan para lighter, kibali. So, ang pinakauna is mag-announce ko, mapeti cash count, ana. So, syempre, mag-andam na, mag-ready. Ipang-uli ang iyong mga ipangkuha, pamilite, ana. Kaya pa na di masakpan. Mag-peti cash count na. So, okay. Syempre, iya pa nang uli. Ano, sa'yo ganun, isubra pa. Karon, naman ko ikaduha ka ng surprise. Di ha, namagkita. Kaya siyempre, pag-surprise, kung unsa yung ibutang, iya matang bawiun, pagbalik. Itong petty cash niya. Pag nabawi na ito niya, niya nag-petty cash count ko ng surprise, masakpan yun ko na binuang or wala. You'll learn that taon-taon, ganong importante na. So, ang denomination, 5, ana, 10 pieces, so total 50. So, ang mga denomination niya is 20, 50, 100, 200, 500, 1,000, 1 million, 1,000, tas pieces, tas itotal, tas mo na na ang petty cash. Kitahay, after doing this, nakitaan git ni mo na ang petty cash count, total to kuan kitahay. Kuan. 30,000. Ano, 30,000. Tapos, nagpakita ang mga resibo. Receipts. Sa akong snack. Nai-receipt sa milk tea, pizza, o bang others. Then sa lesyon, sa cake, and sa one case na cook. So, tanan-tanan, ang nagastos is, di ba, 5,000, ano niya, 15, sa 20, ano, 20. O, nanay, nanay. Tapos, iyang ipakita ng mga wana ko ng hulot. And so, na'y milk tea. Kuha 50% naman lang iyang nainom mo. Na'y 250, ana. O niya, pizza. Yang gi-appeal siya at defense ba? 300. So, kining 65,000. Nala, 30. Gigastos ang 20. Yan na pag inabilin. Ana. Tapos na'y cook. 100. Tapos kita, hindi, ang nahulot na ginagawa ko, dali, gismila. So, na'y 5,000. Musugot ba mo na iya nang i-defend? Kini-kini. Ngayon siya na, sa 65,000, ano pa yung nanana sa vault, ang 30, o niya, nagastos ang 20. O niya, kinindayon, dili dapat na-appeal. Kay kini siya, binayaran na na-included rin. Nagas ba ha? Kami, redundant na. Biskay, dili sa 5,000 na nagastos, di ba na-appeal na pagbayad, mahulot man or dili, appeal na pagbayad, tama ba? So, ayun yun yung ipang-appeal, guys. Ang mga unused, like for example, sa realistic setup, ka ng daily snacks na ko, like band paper, niya may yun sa oh, nalang ang band paper, ipalik, 50% unused. Di nga niya pwede i-defend. So, meaning, ang iyan yung na-defend dati, guys, kimiro, 50, unya ang iyan accountability, 65, hanapan ni mo, o, 15,000. Ano sa may tawagan na? Shortage na, guys. Shortage. Against? So, pag na shortage, guys, unsa may tabo. Pag-entry na po, guys. Kaya balik, maling petty cash din mo. As you can see, the petty cash here, based sa records, is 50, minus anong 5, iulian ng 5, 50 na. Tapos, nito nga 10, 60. Minus 15, 45. 45! Kunya ang petty cash yun na tinuod na nabilin in the actual, 30 mil na. So, naging shortage na 15 mil. So, unsa-unsa pag-entry. Usage.
Habang ako ibutang, ha? Dili na lang. Pag pag-entry kang shortage, guys, inani ang mahitabo. Debit, ang account na gamiton, guys, is cash short or over. So, cash shortage man siya. Bahalang cash shortage siya. Dili sa cash short ang imong gamiton. Complete of yun, cash short or over yun na. Na naay normal balance pag shortage, na pila mo gani ang cash order over 15,000. And then credit, petty cash. Kay alon, ang petty cash, mahimo na lang yung 30, kay sa liria akin, 45 ba sa which is mali. So, makorek na. Niyasakpanin nato ng cash short or over shortage na 15,000. Karon, imbestigahan pa na, guys, kaya dili makaagad na ito. Kuha. Kaya pasangin lang din ang petty cash custodian. Nga, eh, huning ikaw at ni 15, haman ni 15. Dili, dapat inana ang mga auditors. Ang tawag na ito, Ana, is unaccounted. Kaya huwag man niya pa-account sa 65. 50 naman ang na-account. Unaccounted. Subject to investigation pa na siya. E ba, si DIO, nahilain ng awat, ano ba? Nagets ba? So, investigahan. So, after investigation, mawala yun yung account na cash short or over, kaya temporary naman yung na-account. Itahay, humanang investigation, cash short or over should be closed. Na account. Kinsimil, i-close na na. O sige, debit. Pangsala yun yung petty cash custodian mo ng receivable from petty cash custodian. And normally, kung buutan ng management, which is not a lot these days, sabi na mo, violate ang trust. Kung buutan, ikarga or i-minus na rin sa iyang salary kining receivable from petty cash custodian. Pero kung dili, pabayaran din eh. Tapos pahawaon ng petty cash custodian. Daghay mga kuhanan eh, mga ignorant pa sa kuhan, sa practice. Feeling nila okay na yun na manghulam sa petty cash fund. When in fact, it is not. Nag-work mga cases na akong na kitanan eh. Si, hulam-hulaman ba? Ipapliting, ipabalingki usahay, kay ulian naman doon eh. Ka-weird. Pwede na kasuhan. Pag nanakaw, mag-iabo na. So, what if dili niya sala? Example, dili niya sala. Kung sa man ang imuhang entry, dili na eh. Kundi, miscellaneous. Miscellaneous expenses. Bana, miscellaneous expenses, guys. So, kana siya, guys, ang pag-accounting ni mo sa petty cash quadro niya, pag-audit o pag-check. You can be the auditor, and you can also be, or you can also be the head of the petty cash custodian. Imog yung i-check ang iyang accountability, imong ipa-account permitting. That's part of his or her job. Okay? Nag-gets? Bata yan. Nag-gets. So, kini siya, guys, is the accounting for petty cash using fluctuating fund system. Doon mga good kaklase ang pag-account sa petty cash fund. So, fluctuating fund system na inyong nasaksihan dyan eh. So, sa fluctuating fund system, guys, the petty cash account will increase or decrease. May increase, pag-i-establish, pag-i-increase o tuyo, pag-i-replenish. Mo nang pag-increase niya. Tapos, mo decrease kung gamiton. O isa na ang rason, ano? O na-ay shortage, di ba? So, pagkanaan na, yun na, kada date, ana, mo nang fluctuating ang tawag sa iya, ha? Naiisa. Ang tawag kay impressed fund system. So, impressed fund system is not the same with the impressed system na itong historyahan ganina, that the cash receipts from the customers, mainly, are deposited in tax sa bank, and the disbursements should be made through checks. Impressed system to. Kini, impressed fund system. Wherein, ang petty cash fund, halos di mahilabtan na account. Kung sa'yo, pasabot ni mo, sir. Inali ba? Ako na nang i-delete na yung dalian.
Example ba? Ano yun? Pag-establish ng petty cash fund, pareho sila ni Impress System. Pati pag-increase, pareho sila. Debit, petty cash, cash in bank. Pinaman, 50,000. Money, Impress Fund System. Impressed Fund System. Okay. So, debit, petty cash, credit cash, in bank. So, muna yung tabo. Pero, dali, katong, yan na ako, yan yung mong ipasnak, guys. Pag Impressed Fund System, ang gamito, pagbalik ninyo yung milk tipid sa another's case, no entry pag Impressed Fund System. Kasi Impressed Fund System, panikamutan yung dali ng system na ang petty cash account, di mahilabtan. So, bisang pag nag-incur na og expenses, walay entry si Impressed Fund System. So, ano sa man siya mag-entry-entry ng expenses? Hindi siya mag-entry sa replenishment, guys. So, expenses under the Impressed Fund System are only recognized upon replenishment, not upon usage. So, kung sa may entry, ano yung rentable, guys? Debit, expenses. Credit, petty cash, fund. Kung muna yung entry, guys. Pila ka? 5,000. Ay, petty cash fund. Expenses. Kaya di naghihilabtan ang petty cash fund. Expenses, credit, cash in, bank. So, as you can see here, unahan na tumudaan, pag ma-observe ninyo, ang petty cash fund na account, huwag yung hilabte. 50 na yun siya. Kaya naman, again, pag expenses under Impressed Fund System, there will be no entry. The expenses are only recognized when it is time na mag-replenish na. Okay? So, padayon ta. Pag pag-increase noon, mahilap ta na ng petty cash. Siyempre, kaya nag-increase man, 10, tapos credit, cash in bank. Pero again, sa Impressed Fund System, iyan ang paningkamutan nga dili mahilap ta na kanang bag-o na balance na bilaman, 60K. So, katong ni-adto ko again sa inyo ha, i-adto man ko again. Kini na, kani mga lesion, ano, tulog ka cake, and one case na cook, kanang nakagastos mo 15,000. Wala na yung entry. Ano sa man mag-entry yung expenses para ning mga lesion, ano, 3 cakes and one case na cook? Pag i-replenish. O niya, guys, kita hay, nabot talag December 31, wa ma-replenish na. So na may problema pag Impressed Fund System sa 31 or sa year end. Kaya nga naman, you need to make an adjustment. This particular adjustment is para masakto ang petty cash. Kay sa Impressed Fund System, oh, petty cash 50. Plus G's. Sa isinta. Wrong siya ang balance. Yeah, ma-wrong naman ang balance mo sa Impressed Fund System kung at the year end, lie unreplenished. Ang diri sa akong kuan, example na may unreplenished kaya ako mangituyo katong add to 25. Pero kung what kung na-replenish na tana na pareho na ang kanang balance 60K. So kay wala man at the year end na may unreplenished na adjusting entry. Unsa may adjusting entry? Adjusting entry include na to tong nawala gani na 15,000 or cash shortage. Inani na. Pila man day ang petty cash na bilin? 20,000 ra as petty cash ka. So, mali ang 60 ni mo. 50, geez, 60. Minusan ni mo ang petty cash, guys. So, this is the time na imo nang hilabtan si petty cash para sa 12/31. Sakto ang balance ni petty cash fund. So, petty cash, 20,000 ang i-minus. Asa mo na gikan? Tungod na sa expenses na kaning tong 4 kalitsyon manok, 3 cake, unya 1 case na cook, 15,000 mo ito, tama? Tapos na yung cash, shoot, or over. Pila ka? 15,000. So, mo na yung adjusting engine niya. Yung nanawag na mo, besh. Again,
na-stop siya ganina. Ang inverse fund system, pag na ay mga unreplenished sa year end, mag-adjusting entry yun. Kapag dili mag-adjusting entry, parehaan eh. 60,000. Di ka magbutangan eh. Wrong ang petty cash fund na balance. So mag-adjusting entry ka. You have petty cash 30, minusanin mo. Kaya 30 naman yun ang nabilin sa vault. Diba? Tapos, ang imong irason, debit expenses na kinsimin, kaya syempre, nagpalit mo na eh, for me. And, cash shortage na 15,000. As per investigation, ni head, ni petty cash custodian, or ni auditor. Eh, pwede maka-head, pwede auditor again. Now, aside from this adjustment, guys, si Impressed Fund System, pag January 1 na, next year, pag January 1 na next year, maghimo na sa check reversing entry. So, duha yung problema. Next year na ha, January 1. Pag na ay unreplenished na mga expenses, na siya adjusting entry sa year end, iya pag yun ang i-reverse. So, meaning, kung unsa yung adjusting entry nila, iya nang i-reverse. Like, petty cash, nag-i-credit, i-debit. Ang isa ning tawag cash shortage, i-credit. Ang expenses, i-credit. Ngano man na siya, kinahanglan man na i-reverse para ang petty cash mo balik pag 60,000. Kaya nung magpadayon siya 60,000 na sa pagka next year, kay ang gusto lagi ng Impressed Fund System is ma-maintain ang petty cash account kung unsa man galing ang iyahang balance na as if wala makuhai. Kaya kung dili ka mag-reverse ani from here, impressed siya, pag-abot mo dili sa adjustment, nahimo siya fluctuating na petty cash. Kaya kiminusan mo ang petty cash. Oh? So para mabalik siya pagka-impressed fund, kinahanglan na nimo siya i-reverse na entry. Okay? So, sir, nabay chance na cash overage? O na, mabaliktad lang ning imong entry. Instead na debit cash or turnover, debit cash or turnover man sabdiriya sa Impressed Fund System, makredit na siya, cash or turnover. Pag-credit ang cash or turnover, that means that is a cash overage. Okay? So, that's it for accounting for petty cash fund under Impressed Fund System and fluctuating fund system. So, sa audit, at tundungan ganyan siya. If you are the auditor ng cash and cash equivalents, especially the petty cash fund, the first thing that you should remember is that when you perform the petty cash count, you are actually testing the account balance. So, sa auditing mangyot, there are two types of classification ng testing, substantive test. Una, we have test of transactions. So, pag mo inong test of transactions, guys, 100% testing na sa tanan transactions. Kasi pasabutan na. Si auditor walay piliyon sa mga transactions tanan, iyang tanawon tanan. And that is used only for account balances or account titles na dili normally ginagamit everyday. Example, plant, property, plant, and equipment. Imposible po na ang kumpanya kada adlaw magpalit ng property, plant, and equipment. So, pwede si auditor, mayingon, sige daw, akong itest na lang ni tanan mga transactions related sa PPE. Pwede na. Ang tawag na test of transactions or 100% testing. Pero kung ang account bunog, like for example, kining cash, bunog man eh. Permite mo ni ganito. Pag imong itest na ng transactions, guys, sa petty cash, sa cash in bank, atoy, madugay gid kag audit. So, dapat ang imong himuon kasagaran, testing of account balances. O, testing of account balances lang ka. Kung sa balance, tanaw na nimo kung tinuod na or dili na tinuod. Gawas kung kanang account is takugid o risk na gikawat or namali
Kana sa base mag test of transactions, mapokus ka combination na ng test of account balances and test of transactions. Pero kung wala na may mali, feeling ni mo pag-understand mo sa entity, gana naman ang pag-process ng mga transactions sa cash and cash equivalents, for example, and other accounts. Tapos, bunuog na, pwede ginagamit kada adlaw, test of account balances, ra? Tanawin na mo kung tinuod ng account balance. Ha? Tanawin mo account balance, ra? So, katong pag-petty cash count ni mo, that is an audit procedure na example sa testing of account balance. Diba na kahinundo mo, if ever nitanaw mo sa video na ko sa kuan, sa introduction to financial statement audit, naay assertion ang management sa account balances. Unsa tay lang assertion, ang ilang pinagmamalaki, that the account balances is complete, is existing, is the right of the company, right and obligation na to, and reevaluation and allocation. Again, ang assertion ni management na naghimo ng financial statements, that is complete, that is existing, that is the right of the company kung asset, that is the obligation of the company kung liability, and that is properly valued and allocated, di ba? So kung petty cash fund ang imuhang itry pag test of account balance, kinigit na ang imuhang kinatest. Kumpleto ba ka? Nag-exist ba ka? Kinikang petty cash fund is really sa company? Properly valued ba ni? So muna yung ibang test. So by doing the petty cash count, kini, kung inyo na yung nakompleto ni petty cash count sheet, masure ka na kompleto. Kasi syempre, naagaw ka nagtanaw. Ikaduha, nag-exist. Syempre, naagaw ka nagtanaw. Rights ng company or petty cash fund din ng company, why nasagol diyan, nakuwagta ni petty cash custodian para matago ang iyong mga gipanghulman-hulman. O ka na. Mahitabo ka na kung surprise ang imong pag-petty cash count. Kaya kaya surprise kintahin imo. O, sure na ka na kining mga kwartaha, kang company na. O niya, property valued, or properly valued na sila. Ano man, kaila makag-singko, syado makakailang-singko, 20, 50, 100, di ba? So again, balik ko na ako, kung ikaw mo'y auditor, petty cash count ka, you're actually testing the account balance normally of the petty cash fund. Ganun, test of account balances, daily and test of the transactions. It's because, kining cash and cash equivalents na account, like petty cash fund, perminti maguna siya gamit-gamiton, so daghan kay transactions, malugay kapag audit, so test of account balances na, unless you are pretty sure that the petty cash might be subjected to a risk na misstatement kay ikawat or something like that, or weak ang ilang internal control mo na combination ka sa account balances o transactions na. So, mato siya guys, ang atong petty cash fund. So, matuhay na ta sa cash in bank later. But remember, kinahanglan na kay folder sa tulo ka buo, cash equivalents, petty cash, and cash in bank. It's a prank! Kabi na kong nahuman na guys. Nabo na yun, wala siyang masolve. Sample problem. Oo, so credit sa akong audience na nakabantay. Kinahanglan yun akong audience today guys. Kay syempre, pag na yung mga computer nun, ako pa yung mag-calculate rin. Gabi ka, listen, put. Mayin ko na, pinaman. Okay. Kalain kayo. So, natin ka ang atong problem. So, katong accountability versus as accounted for. So, on December 1, 2023, baby company established the petty cash fund of 9,000. So, naibon sa kuan, petty cash fund, 9,000 ang company. O, kamukitay na si baby company. Na, kinuha daw na niya against the general checking account. So, I told you, diya ginakuha on sa cash in bank. Now, December 30, the fund contained the following. So, from 9,000, si petty cash custodian, muna niya mga ebidensya. Kung saan niya mga ebidensya, na ang currency and coin, sir. Na ang receipts for miscellaneous expenses, tas na yung mga resibo na niya. Tapos, nagpalit po ng office supplies using the petty cash fund. Yan na po nila yung envelope containing contributions of employees.
Anya na po yung receipts for transportation. So, karon asa may imuhang sundon na valid niya ng mga items? Sa 9,000, valid ng 3,500, no? So, sa 9,000, nabili ng 3,500. Valid po ng receipts for miscellaneous expenses, tama ba? And receipts for office supplies. Pero kining envelope, guys, ng contributions ng mga employees, is not included. This might be a separate na fund na i-contribute ng mga employee. It's not related to the petty cash fund na i-establish. Tama ba? And the receipts for transportation is valid. So meaning, ang iyang na-defend out of the 9,000 is 4,000. 6,600. 4,000. Pwede ka na? Oh, para. Open lang, grabe. Open po tayo, grabe. So, how much is the shortage? The shortage is? 2,400. So, yun na siya, guys. At additional. Sa kini, na pwede niya i-defend, pwede mang niya i-defend ng currency and coins, receipts for miscellaneous expense, and receipts for office supplies. Kini lang yun ang delay. Niya, receipts for transportation, pwede. Diba? Aside from that, kung makakita ganit nag-checking, ang sabi na checking, sir? Kanang checking ng sweldo na ni sa ka-empleyado ba? Kana siya, guys, valid na siya na defense. Kay malamang, kanang empleyado, na nanginahanglan yung lugas kaagad, yung gichikichikihan pa siya, ni Addo lang sa petty cash custodian, yung muna, pwede ko magpasinsilyo ano yung akong cheque. So, nagpasinsilyo. So, nawala ang cash sa petty cash. Pero na ang cheque, gihatag na, gi-endorse na ng katong empleyado. Kato, valid to. Dapat i-appeal to nimo sa currency and coins. What's your advantage? Ay, what to? 7-8 advantage. 7-8. Ano na pilagang to? 1-2. Ang shortage. Ito, 1-2 matong na-adituan. So, 1-2 ang shortage. Again, balik ko na ako. Kini, valid defense, valid ni siya. Valid. Ay, delay. Valid ni siya. Oo. Naiusahay na naalagi mga check-in delay from an employee ng company. Naniingon dito, pay to Mr. X. Mr. Y, kasi Mr. X man, petty cash custodian. Mr. Y, 15,000. Yeah, para dito sa salary ni Mr. Y. Yung ano, naabot man na siya sa vault, sir, sa petty cash. It's because nagpasinsilyo, lagi na siya. Pag nagpasinsilyo siya, siyempre, natatangan ng petty cash fund, napuli itong cheque. Is that a valid, as accounted for or ebidensya ni petty cash custodian sa gipaingnan sa 9,000? Oh, valid to. Ha? Nagpasinsilyo na itong empleyado sa iyong checking. Okay? So, that's it for petty cash fund.